Sa mga baguhan sa bansang Canada at sa mga newcomers nito ay excited na sila na ma-experience ang winter time para naman makapaglaro sa snow at ma-experience nila ang lamig ng panahon sa bansang ito. Isa ako sa mga gustong ma-experience ang snow. Nung bago pa lang ako talaga ay excited ako sa bansang ito. Gigil na gigil ako dahil sa tanang buhay ko ay ma-experience ko na maglaro sa gitna ng malamig na panahon. Pero dapat nating paghandaan ang pagdating ng winter season kasi pwede itong magpapahamak ng ating buhay, lalong-lalo na pag too much exposure tayo sa lamig. Kaya make it sure alam natin ano yung mga gagawin natin pag nandito na tayo sa lugar na ito during this winter season. Kaya this vlog will really help you para paghandaan natin ang winter time. Ng videong makabuluan. Di ka nagkamali ng channel na pinuntahan. Lalo pang hinihintay, halik at simula natin talakayan para sa bagong kaalaman. Tips and advice sa vlog ko, i-check mo. Kung yun na gustuhan ni like, i-share mo sa mga kakilala, kapatid na friends mo, para malaman na ano merong buhay dito sa Canada. Gets mo? Canadian winter time from mid-December to mid-March, but there are instances that the winter comes early and will last until April, but usually 5 to 6 months maglast, and January is the coldest month. Temperature throughout winter are usually below or around 0 degrees Celsius and tend to linger between negative 5 and negative 15 degrees Celsius. And it rarely gets below negative 20, negative 30, and even negative 40 degrees Celsius. But it does happen. The coldest place in Canada based on average yearly temperature is Eureka, Nunavut, where the temperature averages at negative 19.7 degrees Celsius or negative 3 degrees Fahrenheit for the year. However, the coldest temperature so far recorded in Canada was negative 63 degrees Celsius or negative 18 degrees Fahrenheit in Snug, Yukon. Sa paghahanda ng winter, kailangan alam natin ang temperature ng lugar kung saan tayo nakatira para alam natin ano susuotin natin pag tayo ay may lakad or pag oras na ng trabaho. First thing that you should have to do is to download a weather application to be updated. Number 2, a good winter jacket. Number 3, winter boots. Number 4, winter hat, and number 5, a warm gloves and a scarf for the winter season. And pag may mga sasakyan kayo, make it sure na naka winter tire yung mga gulong nito. Ang sobrang lamig ay magdudulot ng kapahamakan sa isang tao or mag-end ito ng frostbite. And then kailangan natin maiwasan ito sa pagsusuot ng mga angkop na gamit na ginagamit natin dito para sa winter na season. Kaya kailangan natin na alagaan yung katawan natin. Kailangan every time na lalabas tayo sa ating mga tahanan dito sa bansang Canada ay suot-suot natin yung mga gamit na silbing protection para sa lamig ng panahon. Causes for cold. Frostbite. It is an injury caused by a freezing of the skin and underlying tissues. In the earliest stage of frostbite, it is known as frost nip. There is no permanent damage to skin. Symptoms include cold skin and a prickling feeling, followed by numbness and inflamed or even discolored skin. Usually, fingers, nose, cheeks, and toes are the extremities
most common affected. In severe cases, frostbite can lead to amputation of the extremity. Sa mga baguhan pa dito sa bansang ito at sa mga Pilipino na paparating pa sa bansang ito, kailangan na wherever you go during this winter time is dala-dala mo yung jackets or dala-dala mo yung attire para sa winter season. Kasi ito yung panlaban natin sa panahon. Kailangan maging safety tayo para naman makaperform tayo ng trabaho natin ng maayos. Kasi ito yung pinunta natin dito sa bansang ito, yung pagtatrabaho para sa pamilya natin. Kaya kailangan proteksyonan natin ng ating mga sarili laban sa panahon dito sa bansang ito. Iba kasi talaga pag may alam na tayo para lagi tayong handa. So maraming salamat. Until next time, have a great day. Paalam!